ano po ba yung mga paraan para mapa mo ang isang babae. Please vlog na talakayin po natin ang isa sa requested vlog ano ni sir na baka pwede naman daw i-compile ko kung paano mapapa paano magkakaroon ng oh ang mga kababaihan ano. Gusto ni sir compilation, ayaw ni sir mag-isa-isa. So samahan niyo na po ako and let's talk. Hi po. So ano po ba itong tinatawag na oh or orgasm namin mga kababaihan? Ano? Ang orgasm po mga madamin sir, this is the peak of your sexual excitement. So ibig sabihin po, ito yung karukrukan or climax. Ano? So ibig sabihin, ito yung pinaka the best, shortest part ng inyong pakikipagdalik pero pinaka the best part. Ano? So dito po kung tatanong nyo ako kung alam nyo yung Tagalog ng orgasm, hindi ko alam. Siguro orgasm din, ano? So, pero sa yung sinasabi nating climax, rurok, ano? Yung rurok ng bundok, pinaka-pointed, ano? So, kung sa mga kalalakihan, yung bago sila labasan. Okay po, isingit ko na lang din po sa inyo mga madam and sir, baka sakali lang may magtanong, ano po ba yung mga nangyayari sa aming mga kababaihan kapag po kami ay nag-orgasm? Okay po, ano? So, yung vagina o yung ari namin at yung anus namin o yung daanan ng dumi, ano? So, anong nangyayari doon? Nagko-contract, ano? So, sobrang tigas, roughly, ang nangyayari doon. And then, that's the time na, ano, na yung heartbeat din po namin nag-i-increase, ano, grabe, ang dagundong. Ano, and that's the time po na, ano, na possible po magkaroon na tinatawag na female ejaculation ang mga kababaihan, ano. So, pwedeng squirting or pwede rin sabi nating ejaculation fluid, ano, squirting fluid or ejaculation fluid. Ano? Pero tandaan nyo po mga madam and sir, ano, hindi po lahat kaya ng babae gawin na tinatawag na female ejaculation. Lahat ng babae may kakayanan gawin nito pero hindi lahat kaya ng gawin. Okay po, so this is the exciting part ng ating vlog, your request is sir, no? Yung mga ways on how to have an orgasm sa mga kababaihan. Ano? So one by one tayo. So we have 8 types po or sabihin natin 8 ways para magkaroon ng babae na tinatawag na or sabi nating orgasm, ano? So, number one, we have clitoral orgasm, opo. So, 60% po laming mga kababaihan dito po talaga nag-orgasm kaming mga kababaihan, ano? So, clitoral orgasm or tinggel, ano? So, dito kailangan haba ng pasensya. So, kailangan i-stimulate mo yung tinatawag na tinggel or clitoris na isang babae for almost 20 to 30 minutes, ano? So, that's the time na magwe-wet pa lang yan. That's the time na parang na-feel niya yung hyperness niya, no? That's the time na parang sabihin natin mag-female eject siya, no? So, kasi nga, hindi mo yan hindi mo ma-reach yung tinatawag na clitoral orgasm kung gaganyanin mo lang yan for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Kailangan mo dyan ng haba ng pasensya. So next we have vaginal orgasm, ano? So dito po, ano, karamihan sa mga kalalakihan ang naiisip nila, ano, na napapa-o sabi natin nagkakaroon ng orgasm ang isang babae ka once nagkaroon ng penetration. Kasi yun yung gusto nila, nagkakaroon ng penetration, ano? So pero sa aming mga kababaihan, hindi po ganun yun. Magkaiba po, ano, tanging mas mataas po ang chance or percentage ng, ano, ng clitoral orgasm o kahit tinggil lang yan, ginaganyan mo lang, ini-stimulate mo lamang yan, ay mapapa-o mo talaga ang mga kababaihan. Compare sa vagina na nagkakaroon ng penetration, ano, so, hindi ganun kalaki yung chance na sabihin natin magkaroon ng orgasm aming mga kababaihan. So, next, we have blended orgasm, ano, yung mga Hokage moves. Sorry na po, mga sir, ano. So, dito sa blended orgasm, sabay po nila nagkakaroon ng, ano, ng penetration sa ari ng isang babae. At, ano, ini-stimulate po nila yung tingil ng mga kababaihan. So, that's the blended orgasm. Nga naman, mas malaki yung chance na baka magkaroon ng tinatawag na female ejaculation or yung tinatawag nating squirting na hinihintay. So, medyo trending topic tayo dito sa tinatawag na anal orgasm. Ano? So, paano nga po ba nagkakaroon ng pleasure o paano nararamdaman namin mga kababaihan at ng mga kalalakihan ang gumagawa nito ng tinatawag na anal sex para ma-reach yung tinatawag na anal orgasm? Eh, wala naman dyan, pepe. Okay, share ko lang din po sa inyo mga madam and sir. Ano? So, mga sa mga gumagawa ng anal sex, ano, kapwa lalaki, nararamdaman po nila yung pleasure dahil po sa tinatawag nilang
P-spot. Kung ang mga kababaihan ay may tinatawag na G-spot, ano, sa mga kalalakihan po, P-spot or yung sinatawag nating prostate gland, ano, nai-stimulate po yun, kaya parang na-feel nila yung pleasure, ano. Sa mga kababaihan naman na gumagawa ng tinatawag na anal sex, ano, so para ma-reach yung tinatawag na anal orgasm, papaano nga ba, ano. So once po kasi nagkaroon dyan ng penetration, yung anterior wall po, ano, ng anus, o yung sabihin natin sa yung labasan ng dumi ng isang babae, nagkakaroon po kasi siya ng sharing ng nerve spots, ano, nerve cells, ano. So yung nerves, ano, na malapit po doon sa vagina ng maming mga kababaihan, nagkakaroon ng sharing. So ibig sabihin, parang nararamdaman po na yung pleasure, ano. So imbis na sa vagina mo ipinasok at doon po sa anus pinasok, ano. So yung parang nararamdaman mo tulad, okay? So hindi ko siya ma-explain, ano? Yung tulad ng nararamdaman mo na pleasure dito sa pagpasok sa vagina, yun din yung parang nararamdaman mo po sa anus part, ano? So that's the reason po kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na anal orgasm. Okay po, so next, ano, we have the G-spot. Kung sa mga kalalakihan, prostate gland spot or P-spot. Sa aming mga kababaihan, Grafenberg spot, ano? Kasi si Mr. Grafenberg yung nakatong class nito. Anyway, sa paghahanap po ng G-spot, at pwede nyo pong ano, yung pwede nyo pong insert ang inyong kamay, or inyong ari, or sabihin natin sex toy, ano. So, once you insert your fingers, ano, or finger, sabihin natin ganyan, and then, itaas nyo lang po yung medyo dulo ng inyong daliri, ano. Kung mahaba-haba ang inyong daliri, ano, pwede mo reach. Anyway, ano, so sa sabihin natin, once you stimulate this one, the G-spot po, ang nangyayari po kasi sa aming mga kababaihan na, ano, makapagbibigay po ito ng very strong, powerful sexual arousal sa aming mga kababaihan na ang tendency po ay, ano, mag-lead sa female ejaculation. Pwedeng sabihin natin, squirting fluid or ejaculation fluid. Ano? So sinabi ko na po yan, yung dalawang types na yan, ano. So ang female ejaculation po, pag pinagkaiba po nito ay, ano, ang squirting fluid, this is odorless, colorless, and napaka fluid lang po siya, ordinary fluid na parang katulad ng ihe. Pero itong ejaculation fluid, ito po yung parang ihalin tulad natin sa similya ng mga kalalakihan na thick, ano, medyo malapot na creamy, yun po. Pero ano, parehas po silang dumadaan or galing saan, sa urethra o yung daanan ng ihe ng isang babae. So once you stimulate po the G-spot, ang tendency po, pwede po ano, na magkaroon ng female ejac ang isang babae. Pero hindi po lahat, ano, kayang gawin itong tinatawag na female ejaculation. Okay po, so next, no, we have the multiple orgasm, ano. So sino yung mga kababaihan na naka-experience nito? Ito po yung ang nangyayari po once po ang babae na-stimulate, nag-climax po yan, ano, shortened lamang po yung tinatawag na recovery or refractory period. Ito po yung after orgasm, yung resolution na, yung wala na. Kung sa mga kalalakihan, once po nag-release sila ng similya, ano, and then nagiging flaccid na yung kanilang ari. So parang ganun yun, ano. So sa multiple orgasm, hindi po. Ang pinagkaiba po nito ay, ano, once na nag-peak po, ano, nakuha na po yung tinatawag na climax ng mga orgasm, ano. So konti lamang po yung down, na shortened lang yung recovery, and then ma-up ulit yan. Down, up, down, up, down, up. Opo, hindi po yung katulad ng isang up and then down na, ano. So yun yung mga, yun yung pinagkaiba ng clitoral orgasm sa multiple. Pero usually po na nagkakaroon ng multiple orgasm ang babae sa pamamagitan ng clitoral orgasm. Okay po, ano, so next we have the imaginary induced. Ito yung grabe yung pag-imagination ng, ano, ng mga kalalakihan at kababaihan. So minsan nga masasabi mo yung parang hinuhubaran ka sa tingin. Okay, so ibig sabihin, grabe ang kanilang imagination na once then ay nakaupo lamang at tititigan ka, ano, mag-i-imagine yan, ay kaya nilang mag-orgasm habang sila ay nag-i-imagination na walang hawak-hawak dyan. Opo, hindi nila hinahawakan ng kanilang ari, hindi nila ini-stimulate ang kanilang katawan na hawak-hawak dyan, walang ganon, just imagination. So ang galing. And
last but not the least, we have the nipple orgasm. Opo, ano, na-vlog na po natin ito, ano. So, sa pamamagitan lamang po ng kahit ng nipple ng isang babae o ng isang lalaki, kaya po nating ano, mag-orgasm dito by stimulating, ano. So, syempre, dahan-dahan, areola muna, wag muna yung nipple, and then last part po yung nipple, ano. Kailangan ko consistent po ang pag-stimulation nyo sa nipple kung gusto nyo po magkaroon ng tinatawag na nipple orgasm. Okay po, so what is the bottom line of this vlog, ano? So we have 8 types po na tinatawag na orgasm, and lahat ng mga kababaihan at kalalakihan, transgender man or kung ano gender, ano, so lahat po sila at kami, tayo, I mean, nakaka-experience po tayo na tinatawag na orgasm, ano? So ang orgasm po, once po na-reach yan ng lahat, ano, nag-release po yan ang katawan natin ng tinatawag na endorphins, ano, kaya afterwards po, ano, nakaka-feel tayo na parang happiness, relaxation, enjoyment sa buhay. At once you look at your partner, ma-thank you pa. Ano, so this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully na makasama ko pa po kayo sa other vlogs ko. So maraming salamat po. God bless, and thank you, sir, sa inyong topic. So maraming salamat po. God bless. Thank you, and bye.